Barya. Welcome to Sitio Bangungot. Isa na naman pong magandang-magandang araw ang pagsasaluhan natin ngayon, mga minamahal naming tagapakinig. Ihahatid na naman namin sa inyo ang isa na namang kwentong katatakutang hango sa tunay na karansan ng ating mga letter sender para sa araw na ito. Mga kwentong jeepney driver naman ang tampok ngayon sa ating istorya. Halina't pakinggan natin ang kanilang sulat na ipinadala. Gandang hapon ho mga kapwa ko tagapakinig ng Sitio Bangungot. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Simon. 52 anyos na jeepney driver dito lang sa kalye ng Paranaque. Ibabahagi ko lang sana sa inyo yung karanasang nangyari sa akin mga ilang taon na rin ang nakalilipas bago pa kumalat noon ang pandemya. Isang pambihirang karanasang sa unang pagkakataon ay nagparanas ho sa akin ng magkakahalong emosyon sa iisang pagkakataon lang. Ang totoo, tubong Batangas talaga ako mga kasityo. Pero simula nang magsama kami ng misis kong itago nyo na lang sana sa pangalang Dina, ay dito na rin kami nanirahan sa Maynila. Tutal ay dito rin naman kami nagkakilala. Dito na rin kami bumuo ng pamilyang dalawa at kahit na hindi kami kasal, ay naging maayos naman ang aming pagsasama. Nagkaroon kami ng tatlong anak na ngayon ay pawang mga nagtapos na ng kolehiyo. Isang accountant, isang IT at isang inhinyero ang mga anak ko. Hindi naman sa pagmamayabang pero lahat ng yun, iginapang ko lang sa pamamasada ng jeep. Hindi ko na matandaan kung anong eksaktong buwan kung kailan ko naranasan itong ikikwento ko sa inyo mga kasityo. Basta ang alam ko, taong 2015 yun kasi yun yung mga panahong adik na adik akong manood nung segment ng sikat na noontime show sa GMA na tinatawag na Kalye Serye. Kahit nga mga kapwa ko tsuper noon talagang inaabangan ang palabas na yun. Hindi na nga kami bumibiyahe sa tanghali para lang mapanood namin yun. Sa gabi tuloy kami humahataw ng pasada at dahil doon, ay nangyari sa akin ang karanasang ito. Isang Sabado ng gabi, pauwi na ako noon pagkatapos ng ilang oras na pamamasada ng jeep, Sir Jupiter, nang mapadaan ako sa isang subdivision. Malayo pa lang ako, nakita ko na yung isang grupo ng mga babae at lalaking nagkukumpulan dun sa may kanto. Para silang nagkakagulo kasi nakita ko pa yung isang ginang doon na gumugulong sa kalsada. Gulo-gulo ang buhok niya. Nakalilis pa yung suot na t-shirt, marungis at humahagulhol pa habang nagpapapadyak sa kalsada. Sa di naman kalayuan, siguro mga dalawang hakbang lang ang layo mula doon sa babae. Meron namang nakahandusay na lalaking pilit na binubuhat nung iba pa nilang mga kasama. Nagminor na ako malayo pa lang kasi napansin ko talagang lahat sila. Halatang natataranta at hindi na halos alam ang gagawin nang bigla nila akong mamataan. Pinara ako ng isang lalaki, Sir Jupiter. Sa palagay ko mga nasa 30 anyos yun.
sabi niya sa akin kung pwede raw ba nila akong arkilahin. Kailangan lang daw nilang madala sa ospital yung anak niya. Nagpakilala pa siya sa akin bilang Dado. Umuo naman ako, nandun na lang din naman ako sa lugar, kaya tumulong na rin ako, mahirap din naman kasing tanggihan yun. Hinayaan kong isakay nila sa jeep ko yung lalaking kasama nila na mukhang bata pa. Medyo patpatin, tapos pandak at nognog. Doon ko lang nakitang tumatagas pala yung dugo sa tagiliran niya. Hindi naman ho itinago sa akin ni Dado na nasaksak daw ang anak niya dahil sumama raw ito sa barkada. At ayun, nag-akyat bahay. Malas nga lang niya't siya ang nahuli. Gayong apat daw silang magkakasama sa kalokohan nila kaya siya yung sinaksak ng may-ari ng bahay. Sinimulan ko ng paandarin noon ang sasakyan ko. Nagmadali ako sa pagdadrive lalo na nang makita kong bigla na lang sumuka ng dugo yung binatang sakay ko. Medyo nataranta kasi ako dahil nakita kong kumalat sa sahig ng jeep ko yung dugo at naaamoy ko ang lansa noon dahil humahalo yun sa hanging humahampas sa mukha ko. Mabuti na lang talaga at gabi na noon at kakaunti na lang din ang dumadaang sasakyan sa kalsada kaya mabilis din ho kaming nakarating sa ospital. Manong bayad ho? Nang maibaba na nila sa wakas yung binata, bigla akong nilapitan ni Dado tapos binayaran niya ako ng 400 piso. Kaya lang, puro barya. Kaya sinabi kong wag na at itago na lang niya yun, okay na kako. Tutal at yung rutang tinahak namin ay madadaanan ko naman talaga pag-uwi. Ibinalik ko sa kanya yung pera niya at laking pasasalamat niya sa akin bago sa tuluyang pumasok sa ospital para sumunod dun sa mga kasama nila. Narinig kong may mga baryang kumalansing sa sahig ng sasakyan. May baryang nalaglag si Dado. Ahabulin ko pa sana siya, Sir Jupiter, kaya lang hindi niya na ako narinig dahil nakapasok na siya ng tuluyan sa ospital. Nahulog kasi yata niya yung isa sa mga baryang iniaabot niya sa akin kanina. Pinulot ko na lang tuloy ulit yun, Sir Jupiter, at inilagay sa bulsa ko nang hindi na tiningnan kung magkano yun. Pero pag-uwi ko ng bahay ay saka ko lang talaga nalaman kung ano ba talaga yung baryang nahulog. Ginto po yung barya. Si Mrs. pa nga ang nakakita noon, Sir Jupiter. Nakapa niya sa bulsa ng pantalon kong pinantrabaho ng araw na yun. Eksakto naman hong nagtatrabahong kahera ang asawa ko sa isang pawn shop, kaya sanay na sanay siyang kumilatis ng mga ganon. Sabi niya, gintong barya daw yung nandoon sa pantalon ko. Puro at siguradong mahal ang kalidad noon. Kaya lang sabi ko kay Mrs. huwag niyang pag-interesan yun dahil hindi kako amin yun. Tapos ikinwento ko sa kanya ang nangyari kanina bago ako umuwi. Napabitiw naman agad si Mrs. dun sa barya. Bigla siyang kinabahan. Kinabukasan ho, sinubukan ko ulit dumaan dun sa may ospital pero hindi ko na nakita pa si Dado. Ang sabi ng nurse na napagtanungan ko na discharge naman daw kasi agad ang pasyente nila. Lumipas ang ilang buwan na nasa akin pa rin yung gintong barya, Sir Jupiter.
Itinago ko lang yun sa pitaka ko kaya lang napansin ko na simula nung napasa akin ang gintong bariyang yun, parang palagi na lang akong inaalat sa biyahe. Ilang buwan na ho akong halos walang naiuuwing kita o kung meron man ay talagang kakarampot yun, hindi katulad noon. Madalas din ho akong masangkot noon sa mga aksidente, Sir Jupiter, kaya talagang naaalarma na ako ng mga panahong yun. Dahil nga doon kung sino-sinong albularyo na ang pinuntahan at kinonsulta ko, pero wala namang magkapagsabi sa akin ng maayos kung anong klaseng barya ba yung nasa akin. Hanggang isang araw habang pauwi ulit ako galing sa biyahe at tinatahak yung rutang dinaanan ko dati kung saan ko nakita yung mag-anak ni Dado, bigla naman akong nagkandamuntikang maaksidente. May nadaanan kasi akong pamilyar na figura ng binata at muntik ko na siyang mabangga. Binaba ko naman siya agad para tingnan kung may tama ba siya, pero dahil nakatayo pa rin siya nung bumaba ako, ay sigurado akong wala naman siyang tama. Nakatitig lang din sa akin yung binata na parang inaalala kung sino ako. Naningkit din naman ang mata ko. Naalala ko na ito pala yung lalaking duguang sakay ko nung araw na yun. Naglalakad siya sa kalsada ng mag-isa kanina, palingalinga sa paligid, parang wala siyang nakikita, kaya muntik ko na siyang mabundol. Kinumusta ko siya pero hindi sumagot sa akin yung binata, Sir Jupiter, kasi parang hanggang ngayon ay hindi niya pa rin ako natatandaan. Hindi ko naman na pinagpilitan pang alalahanin niya ako bagkus ay kinuha ko na lang yung gintong barya dun sa wallet ko na matagal ko ring iningatan. Pakisabi na lang sa tatay mo, nahulog niya to nung sinubukan niya akong bayaran noon, ha? Nakita kong nanlaki ang mata nung binata. Bigla na lang siyang napatitig dun sa barya na parang naiiyak. Sabi niya pa nga sa wakas daw maibabalik niya na yun sa may-ari. Sa wakas daw matatahimik na siya dahil wala na raw gagambala sa kanya. Hindi ko naman siya naintindihan noong una pero laking gulat ko na lang nang sa kalagitnaan ng pagtitig niya dun sa barya ay bigla na lang niyang tinapik ang balikat ko. Pagkatapos ay nagpaalam siyang aalis na. Pero hindi pa man ako noon tuluyang nakakasagot sa sinabi niya, ay bigla na lang siyang naglaho sa harap ko. Biglang naging usok at sumama sa hangin. Nanindig noon ang mga balahibo ko, Sir Jupiter, lalo na ng sumunod na araw. Pinuntahan ko kasi si Dado sa subdivisyong tinitira nila dati. Ipinagtanong-tanong ko siya, hanggang sa wakas ay nagtagpo ulit ang mga landas namin. Sa kanya ko na lamang matagal na palang patay ang anak niyang yon, na kanina ho ay nakita ko pa. Nung mismong araw din palang yun na inihatid namin ito sa ospital ay hindi na ito nagtagal pa ng ilang oras. Kaya lang ay may hindi raw sila naintindihan sa bilin nito. Sabi raw kasi ng binata, isauli nila sa may-ari yung mga baryang minakaw nila ng mga kabarkada niya. Dahil napag-alaman daw nito na hindi basta-basta yung may-ari ng bahay na pinasok nila noon. Mangkukulam daw pala ang may-ari nito kaya ayun, mabilis niyang nakuha ang karma niya. Isa talaga to sa pinaka-nakakatakot na naranasan ko sa buhay ko. Kaya nga magiging malaking karangalan ho sa akin ang pagbasa ninyo sa kwentong ito, Sir Jupiter. Kung sakali man ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa inyo lalong-lalo na sa mga kasityo kong makikinig.
sa aking kwento. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Ako po si Abel, isa hong taxi driver dito lang sa may Marikina. Meron akong isang karanasang gustong ibahagi sa inyo. Nangyari ito nung siguro mga nasa 35 anyos pa lang ako. 48 anyos na ho ako, Sir Jupiter, kaya mahigit isang dekada na rin yata ang nakalipas noon. Nung bata-bata pa kasi ako, palibhas ay malakas pa ang pangangatawan, hilig na hilig kong bumiyahin noon ng gabi. Siguro simula alas 9 hanggang alas 12. Diyan ako ganadong-ganado noong lumabas dahil marami pa rin naman hong mga pasahero nung araw kapag ganung oras. Yun din kasi yung mga panahong kamamatay lang ng misis ko dahil sa sakit na kanser. Kaya para maiwasan kong malangkot lalo na sa gabi, nagtatrabaho na lang ako ng mga panahong yun. Kaya lang alam nyo namang sa gabi rin naglalabasan lahat na yata ng masasamang elemento at mga ligaw na kaluluwa na noon ay hindi ko naman pinaniniwalaan. Kaya ang lakas-lakas ng loob kong pumataw ng pasada. Hanggang isang araw, habang tinatahak ko noon ang kalsada ng Kalayaan Avenue sa kalagitnaan ng hating gabi, pagkatapos kong mayatid noon ang sanay uling pasahero ko na ng araw na yun, bigla na lang pong may pumara sa aking isang babae. Nakasuot ito ng puting bestida na siguro kung tama pa itong pagkakaalala ko, hanggang ilalim ng tuhod ang haba. Morena siya at napansin ko kaagad na balingkinita ng katawan niya dahil hapit na hapit sa baywang niya yung kanyang suot. Hindi ko na sana hihintuan kasi nga pauwi na ako noon, kaya lang parang bigla kong naalala yung nag-iisang anak kong babae na nag-aaral noon bilang first year high school sa isang pampublikong paaralan. Nakonsensya tuloy ako. Paano ka ako kung anak ko yun? Parang nakakasakit namang isiping maghihintay siya ng masasakyan sa ganun kadelikadong oras at sa ganun kadilim na daan. Tapos wala man lang magmamalasakit na hintuan siya. Dahil doon, napilitan tuloy akong tigilan yung babae na agad din namang sumakay sa loob ng sasakyan ko. Tinanong ko kung saan siya ibababa, pero hindi sumagot yung babae. Kaya sinulyapan ko siya sa rearview mirror ko. Nakayuko siya, sapo ng sariling palad ang mukha niya at umaalog din ang kanyang balikat. Mukhang umiiyak siya. Kaya nanahimik na lang muna ako't pinaandar ko yung sasakyan. Dumire-diretso na lang muna ako ng daan. Ihintayin ko na lang kung pumara ng kusa itong babae. Kaya lang magkakalahating oras na yata kaming nasa biyahe noon, ay hindi pa rin siya humihinto sa pag-iyak. Kaya sinubukan ko ulit siyang kausapin. Tinanong ko kung saan ba siya uuwi. Doon pa lang ho tumunghay yung babae. Pagkatapos nung tinanong niya sa akin kung alam ko raw ba yung papunta doon sa isang sikat na funeral home, doon lang din sa malapit. Sabi ko naman siyempre kako alam ko, kaya nagsimula na kaming bumiyahe ulit. Naisip ko pa nga noon kaya siguro siya umiiyak kasi baka may isang kapamilya siyang nakaburol ng mga sandaling yon. Kaya kahit na hindi naman niya hinihingi, binigyan ko na siya ng kaunting payo. Tutal ay alam na alam ko naman kako
ang pinagdadaanan niya noon. Ikinuwento ko doon sa babae na kamamatay lang din ng asawa ko. Taon din halos kaming nagpabalik-balik sa ospital, kaya lang kako, minsan, kahit anong laban ang gawin mo, wala na talaga tayong magagawa kapag oras na ng isang tao. Ang mahalaga, masulit kako natin yung mga panahong kasama pa natin ang mga mahal natin sa buhay. Sabi ko pa nga, kahit naman hindi na natin sila kasama ng pisikal, mananatili pa rin silang buhay hanggat inaalala natin sila. Pero parang mas sinasabi ko yun sa sarili ko, Sir Jupiter. Parang nung mga sandaling yun, hindi lang yung babae ang pinapayuhan ko, kundi pati na rin ako mismo. Kaya lang bigla na lang hong nagbago ang mood ko sa sumunod na isinagot sa akin ng babae. Sana nga po, Manong. Sana nga po hindi ako makalimutan ng pamilya ko tulad ng hindi niyo pagkalimot sa asawa niyo. Biglang napakunot ang noo ko dahil doon. Ang naisip ko, para siyang nagpapahiwatig na magpapatiwakal siya. Kaya medyo na-alarma pa ako. Kako, kung anong binabalak niya ay huwag na niyang ituloy. Napailing pa ako noon at sinabi pang walang magandang maidudulot sa kanyang pag-iisip ng ganun. Maaring mabigat ang pinagdadaanan kako noon, pero kung kailangan niya ng suporta, karamay o kahit kausap lang, magsabi kako siya sa mga mahal niya sa buhay. Hindi solusyon ang pagpapatiwakal kapag may problema. Kaya lang imbis na makinig ay biglang natawa yung babae sa sinabi ko. Tumawa na lang din ako kung yun ang ikagagaan ng pakiramdam niya, kahit na nagtataka ako kung anong ibig niyang sabihin. Pagkatapos noon, naging magaan na yung pag-uusap namin. Bigla nga hong umaliwalas ang mukha niya noon na parang natanggalan siya ng problema pagkatapos naming mag-usap. Hanggang sa maya-maya ay nakarating na kami sa funeral home na sinasabi niya. Pumara yung babae tapos nagpasalamat. Sabi pa niya, kapag nagkita daw sila ng asawa niya, ay ikukumusta niya ako rito. Huminto ako sa gilid ng kalsada dahil sa sinabi ng babae. Pero hindi na ho ako nag-react at kinuha na lang yung ibinayad niya sa akin. Nagulat pa nga ako kasi nag-abot siya ng puro barya. Ganun pa man ay tinanggap ko na lang yun, pagkatapos ay pinanood ko siyang bumaba ng sasakyan. Pero ganun na lang ang gulat ko, Sir Jupiter, nang makita kong nung bumaba siya ay hindi man lang lumapat sa sahig ng kalsada ang kanyang mga paa. Lumulutang siya sa ere, Sir Jupiter. Talaga hong nagtayuan ang mga balahibo ko ng mga sandaling yun. Bumaba pa nga ako ng taxi para lang siguraduhin kung tama ba yung nakita ko. Pero bigla nang naglaho yung babae. Litong-lito na talaga ako noon, tapos medyo nakakaramdam na rin ako ng takot na lalo pang tumindi nang bigla akong mapatingin dun sa malaking tarpaulin ng patay na nakadisplay dun sa may labas ng funeral home na yun. Ang nakalagay kasi dun ay yung litrato ng babaeng sakay kanina ng taxi ko. Dahil dun, bigla na lang nanghina ang tuhod ko at napaupo ako sa kalsada. Nilapitan pa ako ng isa sa mga naroon sa nagaganap na lamay nang mapansin niya ako, tapos tinanong ako kung ano raw ang nangyayari sa akin. Sumagot naman ako at hindi ko itinago sa kanya ang nangyari.
ko isinakay ko yung babaeng pinaglalamayan nila kanina mula dun sa may kalayaan. Nagbayad pa nga ka ako eh. Ipinakita ko pa sa kanila yung perang binayad sa akin ni Annika. Ah, kaya pala biglang nangaunti ang barya dun sa lalagyan ng abuloy kanina. Yun ang isinagot sa akin nung nagpakilalang tiyuhin ni Annika, yung babaeng nakaburol. Pagkatapos ikinuwento niya rin sa akin na dun pala sa may Kalayaan Avenue namatay yung babae. Hinold up pala siya ng dalawang hindi pa rin nakikilalang lalaki. Kaya lang ay nanlaban siya kaya tinuluyan siya ng mga ito. Nadala pa naman daw sa ospital si Annika, kaya lang ay hindi na rin ito nang tagal doon dahil binawian din siya kaagad ng buhay. Binukpok daw kasi ng malaking bato ang ulo ni Annika na naging sanhi kaya na may namuong dugo sa ulo niya. Biglaan ang nangyari. Sinabi pa nga raw mismo ni Annika nung nasa ospital pa lang sila na ayaw niya pang mamatay dahil ayaw niya pang iwan ang mami at daddy niya. Kaya lang talagang oras niya na noon. Yun pala ang dahilan. Kaya umiiyak siya nung sumakay siya sa taxi ko. Kinailangan niya lang pala ng magpapaintindi sa kanya na tapos na ang oras niya dito sa mundo. Kaya lang, takot naman ako noon habang pauwi ako. Natatakot kasi ako na baka bigla na lang siyang lumita ulit sa taxi ko eh, pero hindi naman na yun nangyari. Hindi na kinuha sa akin ng tiyuhin ni Annika yung bayad niya na galing pala sa abuloy. Dahil sabi niya ay si Annika naman daw mismo ang nagbigay noon sa akin. Kaya hanggang ngayon, nasa akin pa rin tuloy yung baryang ibinayad sa akin ng naging pasahero kong multo. Sana ay nagustuhan niyo ang kwento ko, mga kasityo bangungot, kahit na maiksi lamang ito. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong pakikinig. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Aparisyon. Medyo matagal na rin naman akong nakararanas ng mga pangyayaring paranormal. Bata pa lang ako nang magsimulang makaramdam at makakita ng mga nilalang na di nakikita ng iba. Ako nga pala si Luis, kasalukuyang naninirahan sa Antipolo City dito sa lalawigan ng Rizal. Ang ikikwento ko sa inyo ay naranasan ko mahigit 10 taon na ang nakararaan. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako noon nang maranasan ko ito. Nangyari ito sa universidad na pinapasukan ko sa Santa Mesa, Manila. Third year irregular student ako kasi nag-shift mula sa IT patungong journalism dahil mas gusto kong magsulat ng mga istorya at alamin ang nangyayari sa palipaligid kaysa umupo ng maghapon sa harap ng black screen at mag-encode. May kalumaan na rin ang building namin at sinasabing ginawa ito para maging
tenement sana. Kaya lang, ginawa na lang itong school building dahil kailangang magkaroon ng malakalaking espasyo ang lumalaking populasyon ng mga mag-aaral sa sikat na pampublikong universidad na yun. Marami-raming kwento na rin akong naririnig tungkol sa kung ano-anong kababalaghan na nagaganap di umano sa main building. Partikular sa 6th floor nang may katandaan na rin niyang gusali ng university. Sabi ko, baka naman kung anong kababalaghan lang yun. Dahil bali-balitang ginagawang motel ng mga walang pambayad sa short time ang ilang lugar sa universidad kapag sumasapit ang gabi. Kung kaya baka naman ang nakikitang aparisyon ay ang magjowang gumagawa ng kababalaghan. Hindi naman ako talagang iskeptiko dahil naniniwala rin naman ako sa mga bagay na di nakikita. Sa Bible nga may multo sa totoong buhay pa kaya. Dahil irregular, sabog ang schedule ko. Mayroon sa umaga, mayroon sa hapon, at mayroon sa gabi. Katunayan kami na nga yata ang nagsasara ng eskwelahan dahil alas 9 natatapos ang panghuling klase ko sa sociology. Bukod pa roon, student assistant din ako sa department namin. Kung kaya, kung may kailangang tapusing paperwork o kaya naman ay research ng mga profesor, medyo inaabot na ako ng kalaliman ng gabi. Kapag ganoon, kailangan ng ihingi ng permit mula sa administration ng building dahil illegal ang mag-overnight ng walang permiso. Pwede pa kayong makasuhan sakaling maabutan kayo ng gwardyang naglilibot sa gabi na naroon pa sa premises ng eskwelahan ng 10 oras ng gabi. Understandable naman kasi uso rin ang mga nakawan at malaking perwisyo kapag may nawalang equipment sa loob ng mga opisina. Pahirapan din naman kasing makahingi sa gobyerno ng kapalit. Red tape on its finest, sabi nga nila. Araw ng Biyernes noon, hindi ako nagkakamali at may tinatapos akong mga dokumento sa opisina dahil panahon ng accreditation noon. Umuwi na si Ate Helen, ang secretary ng department, at dahil malaki ang tiwala sa akin ng dean at department chair, dahil isa rin ako sa maaasahang student assistant sa department, hinayaan na ako ni Ate Helen na siyang magtapos ng lahat dahil printing at compiling na lang naman at saka magligpit ng kung anumang kalat sa opisina. Nagpaalam na si Ate Helen pasado alas 8 at dahil kailangan din naman na maayos ang lahat. Kung kaya, alam kong gagabihin ako ng gusto. Nakatawag na rin naman ako sa amin at nagpaalam na baka gabing-gabi na akong makauwi dahil sa tambak na trabaho sa opisina. Nag-iwan naman ng pangkain si Ate Helen kung kaya pwede akong sumingit na maghapunan sa mga karinderyang nakapalibot sa eskwelahan. Marami rin kasing boarding house at student condo malapit sa universidad na tinitigilan ng mga estudyante. Lalo na ng mga nanggaling sa malalayong probinsyang nakipagsapalaran sa Maynila para mag-aral. Alas 9 na ng gabi nang makaramdam na ako ng gutom at magpasyang kumain muna sa labas. Isinara ko muna ang opisina at hinayaang nakabukas muna ang mga ilaw para malaman ng guard na may babalik pang tao sa department. Nag-iwan din ako ng note sa may pinto. Sakaling buksan ng gwardya ang opisina at akalaing naiwan lang na bukas ang ilaw sa loob.
kaklose ko na rin naman ang mga gwardiya sa gabi dahil halos tuwing makalawa ay gabing-gabi na akong umuwi dahil sa trabaho ko bilang student assistant. Hindi naman ganoong kadiliman ang paligid dahil may ilang mga ilaw na nakabukas sa koridor at maging sa may hagdan. Tahimik na ang buong paligid dahil tapos na ang klase ng last shift sa araw na yun. Madidinig mo ang yabag at boses ng mga estudyanteng pababa ng building. Sa paglapag ko sa ground floor, may ilan pa akong estudyanteng nakitang nakatambay sa rotonda. Nagpapalipas muna siguro ng oras bago tuluyang umuwi. Alas 10 naman talaga tuluyang isinasara ang main gate, pero nananatiling nakabukas ang side gates sa may bandang oval at maging sa may gym. May nakasabay akong mangilan-ngilang estudyante papalabas. Binati ko pa sina Manong at Ate Guard bago ako tuluyang lumabas ng university compound. Nagbilin pa ako na babalik ako sa fifth floor dahil may tinatapos pa ako sa department namin. Okay naman sa kanila dahil may sulat na mag-iniwan si Ate Helen na nagsasabi sa security department na talagang gagabihin ako sa department office dahil sa tinatapos na mga papeles kaugnay ng accreditation next week. Sa paboritong karinderya ako kumain at nagtigil muna ng mga 15 minuto para magpababa ng kinain. Nagkape na rin ako para di antukin at nang may lakas din para tapusin ang natitirang papeles na kailangan ilagay sa mga folder para handa na sa Lunes. Sa pagbalik sa university grounds, nakita kong nagkakwentuhan ang mga guard habang nagkakape, samantalang ang iba naman nagyoyosi. Halos madilim na ang ibang bahagi ng university grounds dahil hindi naman lahat ng ilaw ay binubuksan. Cost-cutting measures. Mas madilim ang parte ng oval at maging ang mismong gymnasium. Maging ang bandang swimming pool, madilim na rin, maliban sa pinakababa nito. Pakanta-kanta pa ako habang papabalik sa main building. Napagpasyahan ko na sa mismong south entrance na ako papasok dahil ito ang pinakabungad na pasukan sa mismong building. Tinatamad na kasi akong pumunta pa sa gitna ng main building para umakyat papuntang west wing. Habang umaakyat ako ng hagdan, may nakita akong figurang nakadungaw sa third floor sa bahagi ng east wing. Hindi ko ito pinansin at sinabi sa sariling, baka imahinasyon ko lang yun. At talaga namang minsan, dinadaya tayo ng paningin natin. Mapaglaro ang utak ng tao at kaya nitong lumikha ng kung ano-anong bagay na pwede nating makita at aakalain nating totoong totoo. Tuloy-tuloy lang ang akyat ko at nakarating ako mismo sa bahagi ng fourth floor kung saan inakala kong nakita ko ang pigurang iyon. Sa aninag ng mga ilaw sa ibaba at sa bahaging dulo ng koridor, wala naman akong nakitang kakaiba. Kaya parang nakumpirma ko sa sariling, baka nga imahinasyon ko lang ang nakita ko kanina. Dumiretso ako sa pinakakanan ng pasilyo para tumbukin ang east wing. Sa gitna kasi ng pinakalabi ng naturang floor, makikita ang pinakaopisina namin. Binuksan ko ang lock ng parang gate ng office at saka pinaka main door. Matapos na mag-inat-inat,
sinimulan na muli ang pag-aayos ng mga papeles para sa mahalagang okasyon sa susunod na linggo. Magaang ang kilos ko at wala na rin sa isip ko ang naganap kanina. Ang pagkakita ko sa parang aninong nakadungaw sa West Wing area kung saan naroroon ang Business Administration classrooms. Partikular ang napakaluma ng typing room. Halos ko konti na rin naman ang isa sa lansang mga reports at iba pang papel na ipapasa sa accreditor kung kaya quarter to 11, tapos na rin ako. Matapos na mailagay ang mga slides sa pinakagilid ng folders at mailagay ito sa mga dapat paglagyan, nagpasya na akong mag-ayos para umuwi. Muli kong tiningnan ang kabuuan ng kwarto bago ako nagpatay ng ilaw para matiyak na wala akong nakakalimutan o may mga bagay na di nakaayos. Ayaw ng chairperson namin na magulo ang mga bagay-bagay sa loob ng opisina dahil aniya, ang magulong kwarto ay palatandaan din ng magulo na pag-iisip. Inilak ko ang pinto at saka kinandaduhan naman ang outside gate ng opisina. Tiningnan ko ang aking relo. Halos pasado alas 11 na ng gabi. Makaka-uwi ako nito ng mga alauna na ng madaling araw dahil tiyak na madalang-dalang na ang mga pasahero pa Antipolo kung kaya ang ugali na ng mga driver at konduktor. Huminto kung saan-saan. Nagmapakasakaling makakuha pa ng mga pasahero para paldo ang kita bago umuwi. Ewan ko pero parang lumamig ang paligid ng mga oras na yun. Bagay na di ko na rin pinansin dahil unang-una, halos pahating gabi na rin at natural lang na maging malamig ang paligid, lalo na't walang tabing na kahit ano ang magkabilang bahagi ng building. Tanging railings lang at mabababang pader ang nagsisilbing pinakaproteksyon ng mga estudyante at empleyado para hindi mahulog sa ibaba. Para mawala ang takot ko, nagtantanda ako ng krus at saka umusal ng dasal na sana'y walang kung anong bumulaga sa akin habang naglalakad ako sa medyo madilim ng pasilyo na halos pinagdamutan ng liwanag ng iilang bumbilyang nakasindi para lamang masabing may ilaw sa building. Pinagpasyahan kong sa gitna na lang ng building bumaba dahil meron namang hagdan doon at nakatitiyak akong bukas ang gate dahil alam ng mga gwardyang may tao pa sa ilang opisina sa main building dahil nga sa paghahanda sa nalalapit na accreditation ng bawat departamento at kurso sa buong universidad. Halos lahat nag-o-overtime dahil kailangang makuha ang pag-aproba at mataas na ranking para sa kani-kanilang programang ibinatutupad sa kani-kanilang departamento at kolehiyo. Sa bawat lakad ko, parang nakaririnig din ako ng yabag na kasunod ko. Lumingon ako. Pero wala naman akong nakitang taong kasunod ko. Sabi ko sa sarili, baka alingaw-ngaw lang ng sariling mga paa ang mga yabag na naririnig ko dahil halos wala lang tao sa paligid. At napakatahimik na ng buong gusali, maging ng buong paligid. Gusto kong mangmadali, subalit napakabigat ng aking mga hakbang pababa ng hagdan. Sa loob-loob ko,
Hindi yata effective ang dasal ko. At parang may isang kung anong nilalang ang sumusunod o sumusubaybay sa akin. May biglang lumagabog kung saan na halos magpakaripas sa akin ang takbo. Halos nilundag ko na ang mga baitang ng hagdan makalayo lang sa mismong main building. Nakahinga ako ng maluwag-luwag nang maabot ang pinaka-ground floor. Halos lakad-takbo na ang ginawa ko para lamang makalabas sa pasilyong nagdurugtong sa quadrangle at sa pinaka-main building. Sa wakas, nakalabas din ng universidad at parang nawala ang kung anong nakadagan sa dibdib ko nang makasakay na ako ng unang jeep na maghatid sa akin sa Cubao para makauwi sa amin. Parang di matatapos ang kalbaryo ng takot sa akin ang sabihin sa akin ng department chair sa pamamagitan ng text na kailangan kong pumunta sa opisina ng Sabado ng gabi dahil may ilan pang mga requisites para sa nalalapit na accreditation. Siya na raw ang bahala sa dagdag na allowance ko, bagay na di na ibibigay mismo ng department. Hindi naman sa pagmamalaki. Naging malapit din naman ako sa ilang matataas na opisyal, hindi lamang ng aming departamento, kundi maging ng ibang kolehiyo dahil magaling akong makisama at maaasahan kapag binigyan ng proyekto. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang nagdaang gabi, pero ano nga ba ang magagawa ng student assistant na katulad ko kundi ang sumunod sa superior niya, di ba? At saka, sayang din naman ang makukuhang dagdag na allowance. Malaki na rin ang 2,000 piso noon. Marami ka ng mapaglalaanan ng ganoong kalaking pera. Nagsabi ako sa nanay at tatay ko na kailangan kong mag-overnight sa office dahil sa accreditation. Hindi naman sila nagdalawang isip na payagan ako dahil halos sanay na rin naman sila sa trabaho ko bilang isang student assistant at researcher ng departamento. Sinabihan na lang ako na mag-ingat at magbaon ng ekstrang damit para hindi ako matuyuan ng pawis at presko pa rin sa pag-uwi kinabukasan. Habang nasa biyahe ako, hindi ko pa rin malubos maisip kung ano nga bang nangyari sa akin nung isang gabi. Matagal-tagal na rin naman akong nagpapagabi sa university dahil bukod sa pagiging student assistant ko, editor din ako ng publication ng buong universidad. Sa ibang building nga lang kami nag-overnight at karaniwang marami kaming magkakasama dahil may kailangang mag-edit ng manuscript, may mag-layout at may mag-proofread para ready sa imprenta. Siguro nga sa loob-loob ko, dala ng sobrang pagod kung kaya kung ano-ano ang naiisip o nakikita ko kagabi. Parang nakumbinsi ko na rin ang aking sarili na imahinasyon ko lang lahat ang naganap sa akin kagabi. At medyo nawala na rin ang pangamba ko para sa pag-overnight mamaya. At saka may kasama naman akong isa pang student assistant na nakumbinsi rin ang chairperson namin na mag-overnight para mas madaling matapos ang trabaho. Katwiran kasi ng chairperson namin, mas madaling matatapos ang trabaho kung walang ibang pagkakaabalahan, kung kaya kailangang paspasan ang mga dokumento at iba pang kakailanganin sa papalapit na accreditation sa gabi. Wala nga namang istorbo dahil yun lang ang pagtutuunan ng pansin. Alas 6 na ng gabi nang makarating ako sa universidad dahil ubod ng traffic. May banggaan daw kasi sa parteng sumulong highway
at medyo natagalan bago na ialis ang wreckage. Malubharaw ang mga sangkot sa aksidente. Ayon na rin sa usapan ng mga katabi ko sa jeep kanina. Okay lang naman kasi ang usapan naman talaga alas 7 ng simula ng trabaho. Dahil mas tahimik na noon at halos wala na rin faculty dahil karamihan hanggang alas 4 na lang ang klase dahil nga sa papalapit na major event sa universidad na pinapasukan namin. Pagdating ko sa department, naroon na rin si Christy. Magkapareho kami ng department pero magkaiba ng kurso. Gayon naman, naging magkaibigan na rin kami dahil sa dami ng mga aktibidad na pinagsamahan namin sa department at sa grupong pang-estudyante sa mismong kolehiyo namin. Pareho kaming active, hindi lamang sa academics kundi maging sa iba't ibang extracurriculars sa buong university. Binati ko siya at sinabing napaaga yata siya. Napangiti siya at sinabing dapat lang na maaga para maaga rin makatapos. Kung makauwi kami bago maghating gabi ay mas maganda. Pero duda kami dahil sa nakita naming bagong tambak ng mga files na hindi pa raw nasusort out, sabi ni Ate Helen, dahil nakalimutan ng ibang coordinators para sa accreditation. Naiintindihan namin dahil mga professor din ang mga ito, busy sa pagtuturo at pagkukompute ng grades. Pagkalapag ko ng gamit ko, kinuha ko ang mga nakalaan sa akin na mga gagawin at saka ako lumipat sa isang makeshift na desk na inilagay para lahat kami may pwesto para sa espesyal na patrabahong iyon. Agad akong tumutok sa trabaho. Kinuha ko kay Ate Helen ang USB ng mga kakailanganing iprint at ihanda para sa mga presentation. Hindi magtatagal si Ate Helen dahil hindi naman ito sanay ng overnight. Bukod pa sa katotohanang bawal na sa kanyang laging magpuyat dahil may mga iniinda na rin ang kanyang alta presyon. Mahirap nang masugod sa ospital kapag bigla na lang itong inatake ng napakataas na blood pressure. Nasaksihan ko na kung paano nang lupaypay ang department secretary namin nang atakihin ito ng high blood. Halos nagpanik ang lahat. Halos walang imikan ang nasa opisina dahil lubog sa mga gawain. Si Christy, tinutukan ang mga presentations samantalang ako ang mga action research ng ilang mga faculty researchers. Kailangan na nasa ayos ang lahat. Walang mali sa manuscripts bago ito i-print at i-ring bind. Kami na rin ang gagawa ng binding para mas mabilis. Madali lang naman i-operate ang ring binding machine. Bukod sa mga action research, tinignan ko na rin ang ilang mga presentations na naiayos na ni Christy for double checking at para matiyak na walang detalyeng nalilimutan. Mahirap nang sa harap mismo ng mga accreditors may sumablay. Mas okay na ang technical difficulty na huwag naman sanang mangyari sa oras ng presentation kaysa sasablay sa content ng mismong ihaharap sa accreditors. Halos umandar na ang oras at napuna na lang namin na alas 9 na pala ng gabi. Halos 3 oras na kaming nakatutok sa trabaho at nagpapaalam na rin si Ate Helen dahil pauwi na ito. Halos sabay kami ni Christy na nagsabi kay Ate Helen na mag-ingat at uminom ng kanyang maintenance dahil minsan nakakalimutan niya ito. Natawa lang sa amin ang aming department secretary pero sanay na siya dahil pamilya naman ang turingan namin sa buong departamento. Nang makaalis na si Ate Helen,
Muli kaming bumalik sa trabaho. Ang tunog ng tikatik ng keyboard, ang tunog ng printer, at ugong ng aircon ang maririnig mo. Halos tahimik na rin sa labas dahil wala ng faculty at mga estudyante. Di ko alam kung nararamdaman ni Christy ang kakaibang bigat ng paligid. Napasulyap ako sa lugar niya at nakita kong nakatingin din siya sa akin. Parang may telepathy na nagaganap sa aming dalawa. Mayroong hindi tama sa lugar ngayong gabing ito. Bagamat hindi kami nagkikibuan, magkasabay kaming napatayo at sinabing lumabas muna para makapaglakad-lakad. At dahil gabi na rin naman, maaari maghapunan na rin kami sa labas sa mga karinderyang bukas hanggang madaling araw na nakahanay sa kalsadang pagtawid lamang sa main gate ng aming universidad. Pinatay muna namin ang air conditioning at saka ang mga laptop namin. Saka kami lumabas ng opisina. Inilak namin ang pinto at ang mini gate na nagpuprotekta sa main door ng opisina at saka naglakad sa may lobby. Sa tapat ng elevator ng fourth floor para bumaba. Nakakailang hakbang pa lang kami papalayo sa pinto ng aming opisina nang mapadako ang paningin namin sa dulo ng koridor na sa pakiramdam namin. Parang lalong dumilim. Bagaman may ilang bumbilyang nakasindi sa west at kabilang wing ng building. Halos magkahawak na kami ng kamay ni Christy. Para kaming itinulos na kandila sa kinatatayuan namin dahil sa pakiramdam namin, ang dilim na bumabalos sa koridor ay papalapit ng papalapit sa aming kinaroroonan. Parang sa telebisyon o pelikula lang namin napapanood ang ganitong pangyayari. Sa dulo ng koridor, habang ang dilim ay bumabalot sa buong paligid, ay may isang aparisyon. Nabubuo sa dilim ang hugis ng isang anino. At habang nasasanay ang aming mga mata sa dilim, unti-unti namang lumilinaw ang imaheng nasa dulo ng koridor. Isang babaeng magulo ang buhok. Halos ang kita lamang ay ang kanyang baywang pataas. At may nakataling lubid sa kanyang leeg. Ang mga mata niya ay parang butas lamang at ang bibig ay bahagyang nakabukas. At sa nakakapangilabot na tinig, sinabi sa amin ng babae, "Tulungan niyo ako!" Matapos ang aparisyong iyon, sa isang iglap, nagbalik sa normal ang paligid. Sa puntong iyon, pulasan na kami ni Christy, halos mahulog sa hagdan para lamang makalayo sa lugar na iyon. Dahil sa takot, pinagpasyahan na lang naming magpalipas ng gabi sa isang convenience store. Dahil sa pakiwari namin kung babalik kami agad sa opisina, ay muli namin siyang makikita. At ngayon, ito na ang ating shoutout portion. Shoutout kay Mark Jason Concepcion, Mary Grace Moreno, Jollibee Eludo, Emma Monzon, Marifea Brau, Jocelyn Makasukit, Orbeth Augusto, Aini Mangumpig, Christy Villaluz at Subang Family.
Basahin naman natin ang ilan sa mga gandang komento mula kina Mary Grace Moreno at Marife Amrao. Sabi ni Mary Grace, "Good day, super avid listener po ako ng channel nyo. Araw-araw po akong nakikinig simula nang nahanap ko ang channel ninyo. Dahil mahilig po ako sa horror stories. More power po and more kwento." Sabi naman ni Marie, "Hello and good morning. Bago lang ako sa channel nyo. Nagustuhan ko ang palabas nyo, SB and SP. Nakikinig ako habang naglilinis. Nasa bulsa ko po ang cellphone ko. Shoutout po pala sa mga OFW sa Bahrain. Maraming salamat din sa inyo sa inyong palagiang pakikinig at ingat po kayo dyan. Maraming salamat and God bless always." Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.